Yung susik ng puso. Ito? Lahat mo yung dito, pwede. Yes, once again, good morning. Happy Sunday, happy Thursday to everyone. Talagang happy ho tayo ngayon kasi it's commission day sa lahat ng commission. Mamaya meron na ho. So excited na ho mag withdraw. 'Di ba? So sa mga umincome diyan, congratulations kasi 'di ba? Lalo na yung first time umincome. So at least makikita nyo, totoo pala ang USANA. So, whatever income nyo, income pa rin po yan. So, importante, di ba? Every week na income po tayo. So, anyway, good morning to everyone. Good morning, G. Good morning, Mentor Beverly. Good morning, Gilbert. Good morning, Leonora. Nino, Joe, good morning. Beth, good morning. Jerry, good morning. Carl, good morning. Kayshel, good morning. So, yan. So, as of now, we have 10 viewers pa lang po. Good morning sa mga early birds so, na nag-online agad. So, yan. I know some of you are working and some of you are at home pa. So, hope you have mga activity na po this day. So, anyway, next week is Holy Week. So,
grabe, it's a good time and a right time to get a prospect po, di ba? So, pinakamaganda ho mamrospect kasi minsan sabihin nila bakasyon, pero yun po yung magandang time na mag-set ng appointment sa mga guests at mag-start mag-rapport or mag-form sa mga guests sa magiging prospect ho natin na makikita natin sa Holy Week. So, pero at the same time, di ba, let's pray for the Holy Week. Hello, Shay. Good morning. Try ko humabol sa Lubao mamaya. I Coach Lovely, Mentor Ian, good morning. Mentor Tanya, good morning. Leia, good morning. So, Leia, see you in Batangas. Okay, yeah, ini-invite kita together with your Coach Nati. So, any Coach Lorna. Good morning, Dan Emerson. Go, aking one of my sanggan siko. So, abangan niyo po yung tao na yan. It's a very, very, very humble guy and talagang kung sa GLLA lang, kahit alam niyo may experience na po siya, sa isang sample na willing to start all over again. So, believe ako siya, pare Koy. So, yan. So, good morning, Francis. So, yan. So, excited na lahat. And I'm so excited. Noli, nice seeing you yesterday sa Ristretto. Okay. Good morning, Noli. So, game-game na tayo, mga Kapampangan Packers. Tama ba yun? Ayan. So, kahapon, so very busy ako kahapon. From 10 a.m. onward, umuwi na po ako mga around 2 a.m. So, talaga paghataw ko. Halos, eto na, nag-iiba na boses. Pero, good sign po yan. Ang importante, lagi tayo may kausap at sineshare po. Di ba po? So, sa mga bagong sali ho this week, welcome ho sa Team Icon. At the same time, sabi nga, hindi lang yung basta sumali ka kasi importante, gawin din po natin yung business and just follow yung mga instructions or yung mga guidelines ng mga uplines leaders na meron kayo. And yep, it's one of our coaches, one of the coaches, birthday po ngayon. Hello, mentor, ay coach, Coach Lawrence Villacampa. Happy birthday po. So, yan, more rank advancement to come sa team mo at sa iyo din. Okay, yan yung wish ko para sa inyo. So, yan. What else? Yan. Ito nga pala, sa mga bago po, kindly like the page yung OCH, Susana Independent Distributors. I will put some company update, company background, product updates, and product study para at least may mga natutunan kayo. And at the same time, for you to learn how to master our business, tapos yung mga trainings na ginagawa ko, you can subscribe dito po sa Icon sa 111 Nosy po. So, yan po. Please subscribe po. So, I don't know kung ilan na po ang mga nagsubscribe doon, pero definitely, madami na ho ito. Wait, check ko. So, as of now, we have 601. So, subscribe pa po tayo nyo. Please influence your people kasi para ano natin, makausap. Para ano may matuto sila kasi goal pa rin natin. Huh? Kung gusto mo kumita dito, kailangan yung mga downlines po natin, alam po nila yung ginagawa nila. And para kumita rin sila. At ikaw din, para kumita ka rin. Diba po? So, pinadali ko na huwi yung dapat trabahuin nyo, yung dapat kayo magturo. Ako na po nagtuturo. So, all you have to do is to influence them, encourage them to subscribe and follow our page. At the same time, be a part of Dugong Icon. Yun po yung pinaka-importante. And try to influence your team. So, sa mga announcement naman po, yung centering natin, I know, congratulations to everyone kasi nakikita ko, especially, ang talagang perfect ko gumawa ng centering ho is yung grupo ng mga tiga Manila sa mga South. So, congratulations po sa inyo, lalo na mga Trinoma people. Grabe yung crosslining nyo doon. Keep it up. Yun po yung power po. Kaya po, no wonder bakit po sobrang lumalaki kayo. Madami kayo. Kasi nakikita nga inta kayo. Keep it up. Keep practicing yung centering. So, umpisa parang konti lang kayo. Pero pag nasanay ho ng mga downlines nyo, mga tao nyo na may centering tayo doon, so alam na ho nila saan nila dadalhin yung mga prospect na meron sila. So, congratulations. So, Pampanga rin ganun din yung centering na meron tayo. Okay. So,
At the same time, announcement, Reality Bites, please be there on April 22. So, Hakuto tayo, old and new, and prospect. You can bring business person, student, empleyado, tambay, may negosyo. Isama ho nyo doon po sa Reality Bites. So, sa mga downlines ko dyan, especially mga new lines, project leg ko po, kindly, attend mo tayo dito. Puntahan natin po to kasi it's a very, very interesting training. At the same time, parang centering na rin po natin, gathering na lang po natin po lahat. Okay, so, hello Mentor Clarence. Morning. Isa and Edong, good morning. Okay. Good morning, Joseph Adwin Magpantay. Yan. So, yan. Tapos, G2G po, batch 145 po. So, we have 60 participants. Please, you choose na kung sino po ipapaten nyo. Sa mga umaten na ho, tapos may ibang downlines na, tell your uplines na maka-attend sila dito sa training na to. Okay, hello Mentor Clarissa. Hello, Aloyda. Julie Deeds, good hello, good morning. Mentor Jamie, good morning. So, yan. G2G natin, 145, batch 45. So, yung mga umaten ng 144 and the rest, alam niyo po naman kung anong effect sa inyo. Please, huwag niyo po hayaan na hindi ma-experience ng mga distributors natin na makatay ng G2G. So, sa mga provinces po dyan, I think may G2G ho dyan. Pero, I encourage you if you want to ma-meet ko po yung mga bago nyo, mga leaders yan. Kindly, ano rin, patenin niyo po dito sa Pampanga. It's a one plane lang naman away. Tapos, May 25 po, Jan Calub po. So, sa mga bago ho na mga downlines nyo at yung mga hindi po naka-attend, please encourage them to attend the Money Magnet kasi alam nyo naman po kung ano po yung maitutulong sa mga downlines nyo sa distributors na meron kayo. And yung lastly, yung July event po natin, it's a 10th year anniversary, it's a Grand Icon celebration. So, we are encouraging you, party-party po tayo, more recognition, more award, experience po natin yan sa July. So, sinasabi ko na mas maaga po para alam nyo na. And ticket will be available po soon. Announce natin po. Pero yung kay John Calub, nandiyan na po yan. So, sa Reality Bites po, please, punta po na kayo. Okay? So, now, yan. What else? Reminder ko lang po sa mga bago po, para maintindihan nyo po. Always, memorize this by heart and by mind, by heart. Yeah, kasi ito yung pinaka-importante. These are the mission. This is our mission po ng Icon. Yan po, tatandaan nyo sa bandang kanan ko po. Yan, nakalagay po. We inspire, develop, and move people to achieve their maximum income and lifestyle potential. We provide them the right foundations for them to get out the rat race and be financially free in 10 years' time. So, yan po yung minaka-goal natin. Ang sa baba po, yun yung core value natin, integrity, community, obedience, and nobility. Yan po yung pinaka-ano natin. So, good morning, Sir Lito. And good morning, Alex. Yan. So, alright. So, please guys, yung mga bago natin, please advise them na manood ng live today. Di ba? So, hanggang ano lang naman po to, 8:30 to 9:30. It's 1 hour of their time. So, sa mga bago dyan, if you have questions, please kindly prepare your mga experiences or questions na meron kayo. Tomorrow, very exciting. Kasi it's Friday. It's success story ho natin. May guest speaker po ako tomorrow. So, sharing po ng sa bukas nyo na po malalaman kung sino yung sharer natin. So, be excited po. Tomorrow, baka hindi mentors muna yung sharer natin. So, medyo iba po. So, para makarinig naman kayo ng mga, yung ordinary lang din naman. Kasi pag medyo matataas na nakakalula no, yung mga in-income nila. So, doon muna tayo sa mga attainable. Ho, para at least, alam niyo yun, pwede palang gawin katulad ninyo. Parang ganun, diba? So, you have ideas. Okay. So, yan. Okay, good morning. Ray, good morning. J-Red, diba? Good morning sa inyo. Myra, good morning. Okay. Yan. So, very interesting topic kasi wala naman tayong bagay na hindi interested. Everything na
Ano natin, it's very interesting. So, yan. So, ang topic natin ngayon is 5 killers of success. So, may mga kasi mga pumapatay ng bakit hindi naging successful yung mga tao sa USANA or sa anything, hindi lang sa USANA, sa lahat ng gagawin natin. Good morning, Jared. Good morning, James. Yan, James, kita tayo sa Batangas. Alright. So, yan. It's 8:42. So, hintayin natin mag 8:45 so bago tayo mag-start. So, kahapon, sabi ko nga kahapon, may direct sponsor ako. Ang nakakatawa yung direct sponsor ko, galing siya sa cold market. Ano yung cold market? Hindi ko siya ganun ka-close, but I involved myself kasi sa mga organization, tapos I created rapport sa kanila until to the point yan. Nape-present ko. Kasi sabi ko nga, di ba, always prospect as you go. So, hindi naman tayo mauubusan ng prospect. Diba? Mas madami lang tayo minsan nagiging dahilan. Di ba? So, kaya hindi tayo nakakapag-prospect ng tama. So, yun ang pinaka-importante. Itandaan nyo, yung basic pa rin po natin is prospecting and inviting and presenting. That is, yun po yung magpapadami at magpapalaki ng organization na meron tayo. So, ano yung mga factor na nagpapapigil sa atin? Bakit hindi po natin nagagawa? To think naman, ang business natin, madami na whom, may mga tao na nagka-resulta at kumita. Ano yung difference nila? As a difference na yung mga nagsisimula pa lang. So, ngayon kasi, medyo itong topic natin, ito yung mga nagpapapigil bakit po tayo hindi magiging successful at bakit hanggang ngayon nahihirapan ka pa rin gawin si USANA. So, it's a 5 killer success. So, ano una-una po yan? One of the reason bakit nahihirapan o bakit hindi makapag-recruit o nakakapag-invite, diba, yung mga kausap natin is simply because yung feeling yung feeling you always, kasi every time na may bago tayong gagawin, it's normal ho na yung magdududa tayo. And that is the first thing na may experience nyo when you are starting sa gantong business. Malaking factor po talaga pag bago ka, yung feeling na nagdududa ka. Alam mo yun, kahit alam mo yung kasali ka na, pero nandoon yung doubt mo na gawin yung negosyo. At doubt mo na kung kaya mo bang gawin yung negosyo. Yun ang isa sa pinaka-unang-unang killer of success. Kasi pag nagduda ka, hindi ka na makakapag-take action. For example, ang mga duda is, makakabenta ba ako? May marirecruit ba ako? Baka naman hindi sila sumali. Baka naman ayaw nila. Naku, may pera na yan. Naku, hindi na kailangan yan. Naku, tsaka ako na-invitein yan pag kumita na ako. Alam mo yun, yung mga ganun excuses, yun yung mga ganun doubt sa sarili. Yung doubt mismo, yun yung nagpapapigil. Kasi, ang solution kasi lang talaga, once you doubt, ang solution lang doon is you have to take action. So, huwag ka na mag-isip kung ano yung magiging end result. Kasi, hindi importante sa umpisa yung end result. Ang importante is mag-take action ka na gawin mo yan. At lagi natin sinasabi, narinig sa NDO, na ang doubt kasi is normal. Diba? Sa lahat ng gagawin natin, talaga magda-doubt tayo. Pero, diba, ang doubt naman yan, nawawala yan if you take action. Diba? Bawa, sa school, papasok ka, una, matatakot ka. Pero pag lagi ka lang pumapasok, nawawala na yung takot mo. Nung bata tayo, tandaan nyo, yung pag sinasama natin anak natin sa school, pero nung tumatagal-tagal na, diba, ayaw na nila magpasama kasi at is na sila. So, ganun din yung kasimple yung negosyo natin. All you have to do is to take actions. Overcome the doubt. Huwag mo muna isipin yung iniisip nila. Diba? Kasi minsan, wala naman sila iniisip. Iniisip natin, baka hindi kailangan, baka wala naman tong pera. Diba? Wala naman tong hindi naman ito magagawa, diba? Wala naman tong oras. So, huwag mo munang isipin yung mga ganung bagay-bagay, diba? Kung wala siyang oras at wala siyang pera,
papaintindi natin kaya para magkameron siya ng oras at magkameron siya ng pera. Okay, so guys, number one killer is yung duda. Ngayon, itong dudang to, ano to eh, ito yung ano, nagbubulong-bulong sa tenga natin. Yun yung malakas magbubulong-bulong, yung duda nito. Ngayon, how to overcome the doubt? Di ba? So, ang increase kasi ng doubt, para mawala yung doubt mo, you have to increase your belief. Ngayon, for you to increase your belief, yun nga, aralin mo yung negosyo mo. The more na mataas yung alam mo, tumataas yung kumpiyansa mo. So, nawawala yung duda mo. Tama? So, increase your belief. Second killer is yung fear. Sabi nga yung fear, di ba? Yung fear. Pag ikaw may fear, automatic. Sa Susana, pag ikaw may fear, for sure, wala kang fear. Di ba? So, basically, tanggalin po natin yung fear na meron tayo. So, hindi ko naman sinabi na hindi mawawala yan. But, ang katumbas kasi ng fear is yung lahat ng kinakatakutan natin, hindi pa naman nangyayari. Ang hirap lang nung hindi pa naman nangyayari yung kinakatakutan mo. Natatakot ka na agad. So, basically, ang fear kasi is, ano yun eh, false expectation appearing real. Yun yung acronym ng fear. Diba? Yung akala mo sa utak mo ganito agad kaya hindi mo na siya nagagawa. So, alam na rin natin yan sa NDO po. Diba? Sinasabi yung fear of rejection, fear of failure, fear of success. So, ito yung mga pangalawang humapatay bakit di tayo naging successful. Ngayon, kung tatanungin mo ko, mentor, anong gagawin dito para mawala yung fear ko? Again, take actions. Diba? Tanda mo, 90% naman ang kinakatakutan natin, hindi naman nangyayari. 99% ang kinakatakutan natin, hindi nangyayari. So, kaya lang napipigilan tayo kasi, yun nga, kasi iutak natin kung anong unang iniisip, mas madami tayo iniisip. Diba? Yung fear of failure, ayaw, fear of rejection, ayaw kasi natin yung nare-reject. Ang tao kasi likas yan na ayaw ma-reject. Ngayon, kung ayaw mo ma-reject, expect mo na hindi ka kikita. Tama? Kasi ang business natin, any business or any things that you have to do, is talagang meron tinatawag ng fear of, meron tinatawag ng rejections. Kasi sabi nga natin, ano ba yung business mo? Rejection. It's a rejection business. So, kailangan dito, maging pabato at manhit ka. So, ibig sabihin, madaming ayaw, madaming iiwasan ka, madaming ayaw. Pinaka-importante, di ba? Manhit ka sa ganung bagay. Tanda mo yung, alam mo, technique para maging manhido kayo. Pansinin mo yung kalyo, yung kalyo sa kamay. Pansinin mo, ba't ka nagkakakalyo? Di ba pag lagi mong ginagamit, nagkakakalyo ka. So ngayon, pag nagkakalyo ka, wala ka nang maramdaman. Di ba? Ito katulad ito, hindi mo maramdaman yun. So basically, yun. So kung lagi ka na mamrospect at magaling ka, i-handle yun. Kahit nare-reject ka na, hindi mo na nararamdaman nare-reject ka. Yun ang pinakamaganda. Ang pinaka-importante sa negosyo na tinuturo natin lagi at isa natutunan ko, para hindi ka ma-feel rejected, is yung maging batman ka, batot manhid. Diba? Kung naiintindihan mo, it's a rejection business to. So, kung may umaayaw sa'yo, hindi ka agad may epektuhan. Diba? Pangalawa, yung tinatawag na fear of failure. Kasi nga, hindi ka rin masisisi kasi kung hindi tayo masisisi but meron tayong ganito. Kasi mula bata pa lang tayo, bawal na tayo magkamali. Pero believe me or not, lahat na naging successful sa buhay ay mas madami silang beses nag-fail. Kasi fail is not a negative word, but fail is a first attempt in learning. So doon ka natututo at doon ka gumagaling. So, huwag ko kayo matakot mag-fail, mag-invite. Huwag ka matakot mag-fail, mag-prospect. Huwag ka matakot mag-fail kumausap o mag-convince. Kasi, tandaan mo, doon po tayo gumagaling. The more na nare-reject tayo at natututo tayo, nalalaman natin ano yung mga next move natin. At doon po tayo gumagaling. Kaya po, basically, sa mga bago po dyan, it's normal ho na sa simula mag-fail ka. Kasi, sabi nga, failure is opportunity for us to learn. Di ba? Natututo tayo sa pagkakamali. Hindi tayo natututo lang sa nag-aaral lang tayo. Pero mas natututo tayo pag nagkamali at doon tayo gumagaling. Tama? So,
don't get feel na hindi ka na successful once you play. Fail is just a situation. It's a temporary situation. Tama yung fail, yung failure. So basically, if you're going to improve yourself, you will become the better person po. Diba? Gagaling ka when it comes to skills or anything. So it's normal. So yung po yan. Ngayon, that is the second. Number one is doubt. Second is fear. The third one is excuses. Isa po yan sa wala akong nagiging successful na puro dahilan. Anong dahilan? Dahilan mag-training. Ayaw mag-training. Mentor, hindi siya pwede. Mentor, hindi ako pwede kasi may ganito ako eh. Mentor, puro hindi, hindi, hindi. So, the moment na nag-i-excuse ka, ibig sabihin, you are not serious about your business. Hindi niyo po gusto talaga maging successful. At, tanda mo, walang yumaman na puro dahilan. Mentor, wala po akong panggalaw. Mentor, wala po akong pang auto order. Mentor, wala po kasi akong walang tatao sa bahay. Mentor, hindi ko po maiwan yung anak ko. Mentor, wala po akong ma-invite. Mentor, kasi invite ko, mayayaman na. So, the more you find excuses, the more your business will be difficult. Kasi, you're not finding a way. Alam niyo mga negosyante, they look for a problem and they find a solution. Naghahanap sila ng problema para magka-solution, para makapag-isip sila ng solusyon. Hindi sila nag-i-excuse. Sabawa, wala tayong mabentahan. So basically, kung wala kang magbentahan, ibig sabihin, kailangan mo magbenta. Kasi for sure may mabibenta ka. So para may mabenta ka, mag-create ka ng market. Tama? So, yun yung solusyon doon. So, pero pag excuse ka, hindi lahat ng kaibigan ko mahirap. Konti lang yung kaibigan ko, wala akong kaibigan. So, that is what you call, you are limiting your belief. You're limiting your capability. You always get excuses. Guys, check yourself. Diba? Pag madami kang excuses, good luck. Diba? Sabihin, either i-delay mo pagiging successful mo sa iyo sana, or hindi ka magiging successful. Pero I respect sa mga yan. Kasi, it's a choice. Tama? Diba? Mentor, excuses pa. Diba? Yung mga excuses na. Yung mga, usually mga training siya. Hindi po umakato yun, yung ganun, wala akong pera. So, hindi po dahilan po. Hi, Aris. Good morning. Welcome back. Iviana, good morning yan. Jotet, good morning. Sean, good morning. Tess, good morning. Okay, so excuses. So, anything basta lumabas ka, may kasi, di ba, kasi, yan na yan. Kasi mentor, ganyan. Basta may excuses ka, yan yung third. Yung fourth is complain. Yan, gabi naman yung training, di ba pwede, umaga. Yan, so, hindi mag-a-adjust sa yung USANA. Tama, kung mag-a-adjust sa iyo ang USANA, sa kaka-complain mo, ang tendency, di ba? Ang USANA, lahat ng taong hindi kikita sa USANA. Ikaw mag-adjust sa USANA, sa system ng USANA, ikaw mag-adjust sa system ng organization natin, o sa icon. Kasi usually, complain, bakit gabi, bakit ang tagal mag-present, bakit dapat ganyan, dapat sinorkat. Ngayon, kung alam mo yung tama, bakit ngayon? Sabi ko nga sa ibang mga downline ko, ngayon, kung nagko-complain ka, tapos alam mo yung tama, bet hanggang ngayon, hindi ka pa kumikita. So, yun yung isang reason bakit hindi ka kumikita kasi you always complain sa sitwasyon. Diba? Ang init naman, ang layo naman. Diba? So, yun yung mga complain. Ano ba naman yung speaker? Hindi magaling. Ano ba naman yung magpe-present? Hindi marunong. Eh ngayon, kung hindi marunong, sabi mo kung complain, sabi ko, kung hindi marunong yung nagpe-present, ba't hindi ayaw mo mag-present? Diba? Buti nga may nagpe-present. So, do not complain. Diba? Kasi, ang USANA, naka-design yan eh. Diba? It's design kung paano, bakit may auto-order, bakit every ganito auto-order, bakit may gantong presyo, bakit nandito siya, alam mo yun? So, it will not help you. Actually, nakakaawa pa kasi it will feel you frustrated and demotivated. Kasi you always find excuses or complain. So, be careful po doon. Kaya, be conscious po kung ano yung mga lumalabas sa isip mo at sa utak mo.
Tapos yung isa pa yung justifying, yung justifying, magkakasama to, excuse, complain, excuse, saka justifying. Ito justifying yung, kasi mentor, hindi mo naiintindihan kasi yung sitwasyon ko. Kapatid, napaka-imposible hindi maintindihan ng upline mo, or leaders mo, or coaches mo, or mentor mo yung sitwasyon mo. Kasi yung sitwasyon mo, pinagdaanan nila. Ako, especially sa akin, hindi po pwede magdahilan sa akin yung mga distributors. Tapos, lalo na yung mga nagsasabi na, gusto ko yumaman, gusto ko mabago buhay ko. Pero pag pinagawa ko, ay naku mentor, ang layo, naku mentor, ang gastos. Eh kasi hindi mo naintindihan, pinanggagalingan ko. Hello. Madami na ako nakita, mga kumita, na they never justify. All they have to do, dahil because may pangarap sila, susunod at susunod na lang sila. Diba? Wala na yung kasi factor. Diba? So, yan po ang 5 killers of success. Okay lang naman po kung ayaw niyong paniwalaan. Okay lang po kung ayaw niyong baguhin. Kasi sabi ko nga, if you really, really serious about being successful kayo sa iyo sana, at gusto niyo mabilis kayo maging diamond director at kumita na malaki, iwasan niyo po itong practicing niyo at iwasan niyo po itong mga 5 killers of success natin. Yung fear, yung doubt, excuses, complain, and justify. So, paano mo may iwasan to? You have to be intentionally na do not entertain this kind of attitude kasi it will not help po para maging successful tayo sa isa. Okay? So, fear, doubt, excuses, complain, and justifying. That is the 5 killers of success. Kung ikaw, meron yan, malupit pag meron kang lima yan, yung limang 5 killers of success, kaya hanggang ngayon, hindi ka pa kumikita. Diba? Kung may dalawa, isa ka lang, okay lang. Ang pinupoint ko, normal po na nafe-feel mo yan. Ako minsan nafe-feel ko yan. But as much as possible, I have to remove that kind of feelings kasi alam kong hindi ho makakatulong sa negosyo ko to. Kaya nga dito, sabi nga, bawal ang emo. As emotion lahat to eh. So, bawal ho yung emo. Nakuha niyo po? Okay? So, yan po ang iiwasan nyo ngayon. Ang gawin nyo po, i-check nyo po. Evaluate nyo po yung sarili nyo. Kung gusto nyo ipa-evaluate kayo sa uplines, pero be expect da yung mga comment nila or yung mga ideas nila about that. Pero I'm telling you, it's better na ikaw mismo identify mo saan ka ba nagkaka-problema dito. Kasi basically, nandito po sa itong killer of success nito, nandito lang po bakit until now, nandyan ka pa rin sa position mo. At until now, parang nahihirapan ka matapos yung PPS, matapos yung rank advancement mo, baka meron kang mga gantong killers of success. Okay? So, hope you learn. Ma-verify na lang po ako. Yun, I suggest po, i-verify nyo. Naman, para makita nyo. Ako, ang usually, ano ko dito, yung complain. So, yun ang medyo inaayos ko po. Yung complain, di ba? Yung, eto, si ganito. Minsan may ganun po ako na as much as possible, I try to improve that po. Para maging maayos po lahat. Hi, baby. Hi, daddy. Good morning. Good morning. Where's the earring? Nasa cabinet ko po. Nasa cabinet ko po yung may earrings ko. Ito po yung rules para sa mali ko. Okay. So, keep this in your cabinet. Alright. So, guys, hope you learned a lot. So, questions pa. Let's go to Q&A. Yes, what ka? So, yung money magnet po natin ha, kay may, sa May po, 25. Questions po? May mga questions? So, yun. Ito pa, yung complain pala. Yung ano pa rin complain. Mahal ng produkto.
hindi ako makabenta kasi mahal siya. O, hindi mo lang alam. Bakit? Kasi hindi ko pwede tayo magdahilan na, kasi ako yun isa sa natutunan ko noon. Hindi tayo pwede magdahilan, especially yung may nakakagawa. Diba? Hindi ko, mahirapan ako yung pag hindi ko matapos BPS. Hello, eh may nakatapos nga ng BPS eh. Hindi ako makabenta. Eh, hello, may nakakabenta nga. Diba? So, basically, hindi mo pa ganun ka, sir, hindi mo pa ganun nakikita yung sarili mo na pwede kayo umaman sa iyo sana. Pag ganun po yung dating. Kaya medyo iwasan po natin. Hi, Isabel. Good morning. Hi, Lilette. Good morning. John Kenneth. Good morning. Coach Alde. Good morning. Okay, so ano pa? Questions kayo? Okay, may magtanong. Magtanong kayo. Jodette, good morning. May mga questions kayo? Kasi pag wala kayong questions, so maririnig nyo yung ibon ko. May yung mga ibon ko. So anyway, abang wala kayong questions, remind ko lang po yung mga mag-auto-order po. Kindly check ko yung mag-auto-order next week. Sampalan ko kayo. Yung mga mag-auto-order next week. Wait lang po ah. Isabel, yung ano natin ha? Yung TPS. Go, 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 go. Galing niya ni Isabel eh. Talagang nagtitake down notes. Hello, Carmelita Garcia. Good morning. May papakita lang po ako sa inyo. What? Paluin mo. Yan. May papakita lang po ako sa inyo. About sa site natin. Yan. So, ito po yung site natin. Ito, bonus lang po to. So, yan. Babayad na naman po tayo ng tax. Kaya parang hindi gumagalaw. So, yan. So, ito yung rolling calendar po na para malaman po nyo kung ano, kasi tayo ho, may kanya-kanya tayong schedule. So, yan po yung rolling calendar natin. Kung nakikita nyo po yan. Yan. So, iba-iba ho tayo ng schedule kung kailan mag-auto-order. For example, ano yung April, di ba? So, kung makikita mo yung cursor ko dito, kaya ba palakihin ko? Yan. So, malalaman mo kung ano yung date ng auto-order nyo po. Yan. So, for example, dito ka sumali sa blue. Dito sa blue. Ang next auto-order mo sa next blue. So, kung titingnan mo ba, nag-pay in ka dito. So, meron niyang 1, 2, 3, 4. 4 weeks na active ka. So, kailangan, pagpasok ng Saturday, naka-setup na yung AO mo. Para pag ni-read yan, automatic, ito yung auto-order mo. Okay? Yan yung auto-order week mo o upgrade week mo. So, every week, yan po yung cycle na meron ka. So, titingnan mo kung ano yung cycle ka. Kung blue ka, every blue ang auto-order mo. Pero before ka, katulad ngayon, ang cycle ngayon is yellow. So, yellow ho ngayon. Ay, tama ba? Oh, yeah. Yellow ngayon. So, malalaman mo kung kailangan, kung yellow ka ngayon, naka-set up na siya ng 6. Yung auto-order mo. Ngayon, kung ang auto-order mo naman red, ako red ako eh. So, dapat, ang by 13, naka-set up na yung auto-order mo. So, every now and then, sineset up po niya, inaayos niya po yan. So, yan po yung mga pangalan ng auto-order. Ang goal mo kasi, dumami yung auto-order mo. For example, bigyan ka ng idea. Paano malalaman yung auto-order ng mga kausap natin dito ka? Pupunta.
Okay, so yan, punta ka. Go to all reports. Okay, punta ka sa custom query. Isabel, yung auto order, lahat ay may initial order the same ba next month? Usually, alam ko kung meron pa ngayon, pero meron pa, I think, 2 months yun eh. Pero, may discounted pa. Pero, sunod nun, ano na, regular ng 25 to 10%. So, pumapata ka ng 35% discount sa produkto na meron tayo. Hello, good morning, Mentor Rio. Ito yung auto order. So, yan, makikita mo yung auto order week and yung mga names. Pakita ko lang po, ha. Dito papalitan nyo po para malaman nyo kung sino yung auto order for next week. Ang ayusin nyo po is ito. Pupunta ho kayo dito sa with qualifying dates. Kiklik nyo po ito. So kung yellow ngayon, ang titingnan mo, yung ikiklik mo yung Friday. Para malaman mo kung sino yellow o sino yung mag-auto order this week. Tapos, click mo, tapos second, click mo yung Friday and Saturday. So, yan yung lalabas ngayon. So, an auto order, Mentor Gem, sa ano ko yan, sa whole. Pero, titingnan mo yung left and right. Left. Yan, sa grupo yan. Sa right ko. Kung titingnan mo sa left ko, tapos na yan, pero may 203 pa. Psst. Excuse me. 203 na mag-auto. So, isa 53 na lang. So, ito yung mga mag-auto order this week. Ayan, katulad niya, Mentor Ian, Milagros, nagdagaano si Daddy Aiden, John Permanto. Ayan, yan yung mga mag-auto order for this week. Okay, sa 001 ko yan kasi pwede mong ipalitan yan. So, para palitan yan, papalitan mo lang yan. Kung madami kang business center, pinapalitan mo lang yan. So, namomonitor mo kung sino yung mag o auto order for, kung gusto mo naman next week, anong kulay ba yung next week? Next week, April, o oh, next week, bawa red. Tingnan natin red, kung sino yung mag auto order sa red. For next week, i-adjust ko lang to. Kasi next week ang auto order, yung 14 to 19, yan yung red. Kung makikita mo, 14 to 19, yan yung red. Tama? So, ngayon, ang auto order niyan is, dapat ngayon palang pina-follow up mo na yan. So, kiklik mo yung 12, tapos kiklik mo yung 13. Yan. So, ito yung mag-auto order next week. Yan. Bila. Nakuha nyo. Ngayon, change mo lang kung left or right. O right naman, left. Ito right, ito left. Ito yun naman yung lalabas. Si, yan, Mentor Ryan. Magkasama pala si Mentor Ryan. Diba? So, magkakasama sila. So, yan yung mag-auto. So, pag namo-monitor mo yan, so, ano mo sila agad, nare-remind mo sila. Ngayon, kung gusto mo naman malaman kung sino yung mga upgrade for 3 business center, yung nag 200 points lang, pero para mag 3 business center sila, ito. So, yan. So, malalaman mo kung sino yung mga magti-3 business center. Matama ba ito? Sino ba? Hindi. Ito. Yan, tama. Tapos ito naman sa PPS. Yan. Yung eligible, ibig sabihin, hindi pa sila PPS niyan. Possible pa lang. Pag-finalize, okay na yan. Ito qualify, konti na lang PPS na sila. So, ito po yung namomonitor natin. Okay? Tapos, pag titingnan nyo naman yung kung saan nyo ipi-place, ito naman ho yan. Ayan. So, placement, ito yung mga genealogy. Kung gusto mong paki
Umikot. Tingnan. So, yan. So, guys, ganun lang. Paano mag-check ng DLM? Okay, so, questions. May mga questions kayo? Questions, mga kapatid? Meron ba? So, ngayon, it's siguro, it's 9:12. May mga questions ba kayo? Kayo may magtanong? Okay. Good morning, John. Good morning, Don. May mga questions ba? Tuturuan ko yung minsan sa DLM, pero usually, tinuturo ko yan sa masterclass po. So, masterclass, ang date po natin, schedule ng live natin, is on April 20 po. Baka po next week, wala ho tayo muna from Monday to Wednesday. Wala muna po tayong, next week, wala muna po tayong live. Okay, the whole week. Okay, so, ang live na lang po natin is on after the Holy Week. Okay, so, yun na po yung sunod natin live. Pero tomorrow ho, we have sharer tomorrow. So, ano kayo, wag ho kayo mawawala bukas. May invite po akong speakers to share yung success nila po. Okay. Questions? Mga kapoweran. So, sa mga naghahabol ho ng PPS yan, never laglago yung PPS nyo. Lagi ko nire-remind doon, napaka-importante ho yung Premier Platinum Pay Setter po. So, the earlier mo matapos, the earlier kang hindi nape-pressures. Mas mabilis po yan. Sa mga mag-upgrade ho next week, kindly remind them. Wag niyo natin ilaglag yung 3 business center po, yung upgrade po natin. Importante po yun, doon po nagmamax ng income. Tama po. Although, hindi pa sila nag 500, so help them to push the product so that they can upgrade. Okay, so wala kayong mga questions sa mga experiences nyo for the past weeks. Alam ko, natutuwa ko kasi kung nawawala kayo ng question, ibig sabihin na apply nyo yung mga natuturo ko. So, basically, yung pinaka-importante po sa lahat is to apply what you learn. Diba? And from there, doon pala kayo matuto. Okay? So, maraming salamat, guys. Hope you learn a lot. So, may kausap ako. So, kung wala naman kayong questions, usap tayo po. Huwag ko kayong mahiya. And always, you can follow me sa page ko sa How to Overcome Fear and Success, katulad ng fear ng pera at magkaroon ng pera. Ano lang? Wait lang, baby. Okay. Wait lang. So, kaya lang guys ha. Charge mo. Wala. Tapos dali mo doon, sabihin mo may tumutunog. Sabihin mo na yung ano. Alright, so, Mentor, how to overcome ang fear ng success katulad ng fear ng pera or magkaroon ng pera? Usually, kasi, hindi guided yan eh. Kaya natatakot siya magkape. Minsan, takot lang sa responsibility. Actually, hindi naman fear yung fear of success or fear magkape. Minsan, natatakot sila, baka na-overwhelm. Pero believe me or not, hindi ka naman kikita na maganda at maayos. Kung hindi ka naman prepared. Kaya nga, diba, number one tinitrain sa atin dito is the attitude. So, tinitrain yung attitude natin, tinitrain lahat. Diba? So, for you to become successful, number one talaga yung attitude. So, ititrain tayo bago mangyari yan. Ngayon, yung fear of, sabi magkapera, ano yun? Fear of success lang yun. Takot sa responsibility. Kasi being successful, there's a lot of responsibility. Diba? Greater power has a greater responsibility. Tama? So, yun. So, anyway, sa mga nagtatapos ng PPS, kindly finish it. See you. And thank you very much sa mga viewers. Hope you learn a lot. So, kasi medyo maaga ho yung kausap ko ngayon. So, see you. Kita tayo. Kita tayo sa Reality Bites po. And it's Thursday, so mayroon pa tayong 3 days para habulin po yung mga dapat habulin. Again, wag ho kayong masisiro. Try to earn $100 minimum in a week. Kasi malaking bagay po yun. Nasa atin lang po yan. So, thank you very much and God bless
To everyone, hope you learn a lot. Do not allow the killers of success na umibabaw sa inyo. Kasi it will not help you. It will delay your success or baka hindi mo siya makuha. Okay, so maraming salamat. God bless to everyone. And this is Mentor Eduard, always here to help and to guide you. Thank you.